Kung narito rin lang sa bansa ay hindi nawawalan ng trabaho si Ines Veneracion. Sa katunayan, kung nagtitaping ako ng maghihintay pa rin yung kay Bianca panghapon. May ilang panahon din kasing mabenta si Ines sa mga pagtatanghal sa ibang bansa, lalo na sa Dubai. Malaking bahagi raw ng kinita niya roon ang ipinambili niya ng bagong bahay. Binili umano ni Ines ang naturang property mula sa dating karelasyon na hindi na niya binanggit pa ang pangalan. Dream house nga kung ituring ni Ines ang bahay na yon. Sa magkanong halaga na bili ni Ines ang naturang bahay? 12. 12 million? Oo, 12 siya. Kasi dati yung bahay ko naman, yung worth nung last 10 eh. So syempre, ang bahay naman every year tumataas. Ay, benta ko yun ng mga 10.8, mga ganun. Siyempre, hindi maiiwasang mag-isip ang marami kung paanong nakapundar si Ines ng ganoong kamahal na bahay, gayong hindi naman siya masyadong aktibo sa showbiz. Bakit naman yung ibang artista? Bakit naman yung ibang artista na hindi masyadong active sa showbiz? Mas mayaman pa sa akin. Di ba may business sila? Di ba sa ibang bansa may business din sila? So yun. Iyon, 'di ba? Or kapag nag-ipon ka, 'di ba, hindi ba pwede 'yun? Syempre natural lang 'yan kasi sexy star tayo, 'di ba? Pero wala naman akong pakialam. Yes, smile lang ako. At least meron ako, 'di ba? Kumbaga pinaghirapan ko, 'di ba? So ngayon, sila kung nainggit, wala naman akong magawa. Samantala, bagamat zero ang kanyang love life, ay masaya si Ines bilang single mom. Hindi rin tuwirang tinukoy ng aktres kung sino ang ama ng kanyang anak. Responsable daw ito. Buong pagmamalaking ang ibinida ni Ines ang kanyang 2 taong gulang na anak. I say hi, princess. Daddy. Mommy. Mommy. Ang cute. Kamukha ko ba? Parang hindi naman. Hindi. Kamukha ko. Oo, parang pili ko. Hindi ko kamukha.